Yo, what's up mga Popsi? Ayan, magandang umaga. Nandito tayo ngayon sa harap ng aking motor. At ito, may bago tayong gulong na nabili. Ayan, bago ko umpisan ang vlog na to, ayan, ano nga bang mga dapat i-consider at tandaan bago pag magpapalit tayo ng mga gulong sa ating mga motor. Ayun, pero bago ang lahat, kung bago kayo sa aking channel, huwag kalimutan pindutin ang subscribe button at i-click ang notification bell para mas updated kayo sa mga channel, sa mga bagong videos na i-upload ko. Ayun, simulan natin na ano nga ba ang mga dapat tandaan sa mga sa pagpili ng gulong. Ayun, trivia lang ano mga Popsi. Meron nga pala tayong dalawang klase ng gulong dito sa Pilipinas. Una yung standard design na sinasabi at ikalawa yung metric design. Ayun, ano nga ba yung sinasabing standard design? Ang standard design yun yung mga sinasabing stock tires ng mga motor natin or ng mga kahit mga sasakyan natin, mga four wheels. Pag sinabi standard design, iyon yung hindi mo siya i-modify or hindi mo siya babaguhin, papalakihin, papaliitin based sa standard na stock ng inyong mga motor. Halimbawa, yung motor mo is ang standard niya is 130 or 120 yung nakakabit ng binili mo. 120, 70, 17 ang stock ng size ng pagkakabili mo nung binili mo siya sa kasa. Yun yung mga sinasabing standard design. Ngayon, yung mga metric design naman, yun yung mga minomodified na natin na halimbawa yung sukat ng motor natin ang gulong ng motor natin is ang stock niya is 130, gusto nating palaparin or palakihin or paliitin yung kakabit natin, yun yung sinasabing metric design. Kumbaga hindi na siya stock. Tapos ikalawa, i-discuss natin kung ano bang mga ibig sabihin ng mga numero na nakikita natin sa mga gulong natin. Yan, tulad nito, 110 by 70 by 17, tapos may mga kasunod pa yan, ito 54HR. Yan, di-discuss natin ngayon kung anong mga ibig sabihin yan. Yan, una itong 110 na to, ano bang ibig sabihin yan? Ito yung sukat ng lapad ng inyong gulong, mula tabi hanggang kabilang tabi. Tulad nito, ang sukat nito is 110 70 by 17. Yung 110 niya mula dito hanggang dito. Tapos yung 70 niya is yung dito hanggang dito. Alright. Ayan guys, yung 70 nga pala, ibig sabihin yun ano, yun yung 70% ng lapad ng 110. Kumbaga itong 110, itong 110, kukunin natin 70% nito. Ito yung sukat dito. Yan, 70% to nitong ibabaw. Ano, kaya minsan meron gantong na merong makikita tayo na halimbawa 110 by 60 by 17. Kasi itong 17, ito yung lapad ng ating mugs or ng ating tawag dito, ng ating mugs. Ito yung sukat niya. Kumbaga ito yung standard size niya. Alright. Ayan yung mga dapat nating tandaan na ang importante dito sa lapad ng ating rim or ng ating mugs. Kasi dito tayo mag-bi-base, kasi pag ito hindi tumugma doon sa ating binili na gulong versus doon sa rim, lapad ng rim or mugs, yun, dito tayo minsan nagkaka-problema. Kumbaga medyo dito tayo magkakaroon ng oversize. Halimbawa, bumili tayo ng gulong na 70 ng ating rim or mugs, ito yung haba dito. Kumbaga pag naging 14 to, ibig sabihin mas maliit or mas
ano siya, mas maliit yung bilog niya. Kumbaga hindi ko kakasya itong 7P na to, maluwag siya. Yan yung mga dapat nating ano, dito tayo magbe-base sa rim size natin or sa mag size natin. Kaya yun ang unang-unang tatanda natin pag bibili tayo ng gulong. Dito sa dalawang to, pwede tayo mag-adjust kasi yun nga, yung pwede nating palaparin, pwede nating panipisin yung dalawang to. Pwede tayong mag-adjust dito based sa lapad or lapad ng ating rim or ng mags. Natapos na tayo mga pap sa tatlong numero na to. 110 lapad ng gulong, 70% ng lapad ng gulong. Kumbaga ito yung kapal, yung baba ng sukat ng ating gulong, tapos yung 17 sukat ng ating rim or mugs. Pag nag palit ka nito, dapat magpapalit ka rin ng gulong or ng mugs. Kumbaga buong set ka mag a-adjust. Tapos ayun, dako na tayo dito sa MC54H. Ano bang ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito, ito yung maximum load ng pressure ng gulong natin. Yan, kumbaga dito magbe-base yung kung ilang yung bigat ng capacity na ilo-load dito, 54H. Ayun na pressure ng gulong or ng load ng gulong. Ayun guys, idadagdag ko lang yung 54 na to, maximum to. Halimbawa pag may karga kayo na tulad natin nakamotor tayo, pag may karga tayo na 100 kilos each driver tsaka back ride, dapat itong 54 na air pressure na to hindi to sosobra. Meaning na dapat ang karga mo lang is mga 40 something, kasi pag may sumakay na lalapat tong gulong natin, madadagdagan yung pressure. Kumbaga mape-press to, madadagdagan yung, halimbawa ang nakakarga natin is 40 na pressure. Pag nadagdagan ng load yung motor, yung back ride at yung driver, yun, doon na mag-add tayo ng pressure. Kaya dapat hindi ka tataas ng 54H na to sinasabi. Ayun. Doon na nagsisimula yung pagsabog ng gulong. Pag halimbawa masyadong mabigat na yung ating masyadong mabigat na yung ating karga sa ating motor. Ayun, ilan nga ba ang capacity load ng 54 ito? Nagtingin ako sa internet, ang capacity ng 54 na sukat ng aking gulong is 212 kilograms. Yun yung maximum capacity na kayang bigat na dalhin ng ating gulong na ito, 54H. Yan. Tapos yung H na yan, yan yung speed limit capacity ng ating gulong. Yung H na yan. Dito sa chart na ating nakita, ang H is sabi dito up to 130 miles per hour or 200 kilometers per hour ang capacity or maximum speed limit na kayang ang kaya ng ating gulong. Kumbaga 200 kilometers per hour yung maximum speed limit niya. Pag sumobra pa doon, medyo may stress na yung ating gulong. Alright. Ayun, review tayo. Sana may natutunan kayo dito. Ayun, 110 is yung lapad ng ating gulong. 70 is yung mula dito hanggang dito. 70% ang 110. Tapos yung 17 is sukat ng rim or ng mugs. Yung 54 is load capacity, yung bigat. Tapos ito is
para sa speed capacity na kayang i-absorb ng ating gulong. Yun, sana marami tayong natutunan at ayun, ipapakabit natin tong gulong na to. Samahan niyo ako. Tara. So ayun guys, isa pa nga pala sa mga dapat natin i-consider pag bibili tayo ng gulong is yung brand. Syempre mas branded, mas maganda ang quality. Kasi minsan sa mga low brand, mababang kalidad na gulong or mas mura, hindi siya nasusunod yung mga specification niya. Kumbaga sa mga high brand, mga branded na talagang subok na quality na talaga yung mga materials na ginagamit niya at mas accurate yung details niya. So ayun, samahan niyo ako pagpapakabit ng gulong nito at hingi pa tayo ng ilang informasyon sa pagpapakabitan natin regarding dito sa mga gulong nito. Tara, let's go. So ayan guys, pumili nga pala ako ng fair sealant para protection na rin sa ating gulong para sa plant.